So, good evening po. So, sa maghapong webinar. So, nakatatlong webinar po tayo within this day. So, this is the part of National Training on Educational Technology and Tools, which is about the Wakelet. So, without further ado po, bigay ko na po sa ating resource speaker yung platform. So, sir, you may now proceed to your presentation po. Ayan. Thank you po, Sir John Angelo. Muli po, isa pong magandang gabi sa ating lahat. My name is Carl Kervin M. Sapunggan and one of the Wakelet Ambassador ng Pilipinas. So, ang tama pong word talaga is Wakelet. The first thing na narinig ko din po itong salita na to, akala ko, o nabasa itong salita na to, akala ko ang basa doon, Wakelet. So before, ganyan din ako, Wakelet, Wakelet. Pero ang totoo po niyang basa is Wakelet. So we are riding with the waves of Wakelet dito sa Pilipinas. So participants, dear viewers, allow me po to share my screen. Ayan. And I hope po na kayo ay nakapaghapunan na. Anyway, pwede naman pong sabay. So, pwede pong multitasking. Ayan. So, let me... visible naman po ang screen ko, tama ba? Ayan. So, para at least dun sa ating viewers din, lalo dun sa ating FB Live, yung mga team replay. Actually, kanina sa time ni Sir Ram, humingi agad ako ng sorry kasi biglang nawala yung aming kuryente dito sa aming area. So, team replay ako. So, magandang umaga, magandang gabi doon sa mga team replay na mamaya or bukas or sa susunod na araw manunood ng ating session ngayong araw na ito. So, sige po. Let me continue. So, the title po for this training is... Ayan, sorry. The title for this training is Riding the Wave to the Classroom with Wakelet. So, yung iba po, alam ko ngayon lang narinig. Or, medyo yung iba, siyempre, pwedeng familiar na. Pero let me walk through po kung ano ba yung meron kay Wakelet at bakit si Wakelet ay in demand ngayon dito sa atin sa Pilipinas. Actually, ang dami ng ambassadors, ang dami ng educators, meron din po tayong Wakelet schools. We have also the Wakelet leader and Wakelet community dito sa atin po sa Pilipinas. So let me continue. Ayan. Wakelet. Ano daw si Wakelet? Si Wakelet po, it is a free platform that allows you and your student to organize, present, and share content from across the web. Take note, teachers, across the web. Lahat po ng meron kay web, kay internet, mapag-Google man yan, mapayaw man yan, either yun ay galing kay Google Drive, or ibang application yan, pwedeng-pwede po kay Wakelet. Ayan. Si Wakelet, pwede natin siyang gamitin. Ito yung tinatawag naming 6 C's. Riding with Wakelet, 6 C's. Ano daw po yung 6 C's? The first C is curation. We can curate different materials. Creativity, sabi nga po, is ang ating imahinasyon, ang ating limit. So limitless, kung ano yung naisip mo, pwede po yan kay Wakelet. Citizenship, we have also the critical thinking, we have also the communication and collaboration, which is itong 6 C's na ito, ito yung in demand ngayon pagdating sa ating tinatawag na 21st century teachers and syempre nasa 21st century learners. So, pwede po natin siyang gamitin si Wakelet ng kahit sa anong paraan natin naisin. Ayon.
Wakelet makes the sharing of content fun and engaging. Bakit po? Kung tayo, halimbawa, gumawa ka ng lesson plan, o kaya ay nag-curate ka ng mga documents, pag tayo'y nagpasa, for example, Google Documents, o kaya ay Word Documents, nilagay mo lahat doon. Yung mga link, pinaste mo doon lahat ng link para parang style bookmark siya. Kaya lamang, sabi nga po, the document of links ay mukhang dull, boring, parang ang lamya. Parang pag ikaw yung pinasahan, nakakatamad. Yung word ko po is nakakatamad kasi nakakatamad siyang basahin, parang nakakatamad ng bigyan ng pansin o ng oras para lang matapos yung document. Pero pag tayo nag-transfer kay Wakelet, siya po ay hindi na magiging nakakatamad. Bakit ka mo? Kasi po, siya po ay magiging visually engaging and organized Wakelet collection. Diba, so, meron ng animation. May mga ano na siya. May mga ang ating mga bata, kapag visually appealing, kada yung gusto nila gumagalaw, okay. Pwede kang makipag-interact, pwede kang makipag-collaborate, mas na-enjoy ng ating learner. At hindi lang ng learner, pati ng ating mga co-teachers, kasamahan sa trabaho, at syempre yung sa sarili mo rin. So lahat po ng meron kay web, pwede mong ilagay kay Wakelet and ready to share and ready to present na siya. Kaya lang ngayon, hindi ko muna ginamit si Wakelet to present po sa inyo. I'm using the PowerPoint presentation para at least makita ninyo yung transition mamaya pag nag-demonstrate na ni Sir Carl kung paano magamitin si Wakelet. Ayan. Wakelet is free. Libre lang po siyang gamitin. Completely free to use for educators and students. Wala kang babayaran, wala kang aalahaning annual fee o kaya ay monthly dues o yung tinatawag natin nakakatakot nung Halloween si due date. Kasi due date mo na para bayaran yung application. So hindi mo na siya problemahin. And at the same time, unlimited. Absolutely no limits on the number of collections or items you can add. No limits on the number of collaborators you can invite. Kung kayo ay 30, 50 sa inyong paaralan o yung estudyante mo sa isang classroom, meron kayong 60 to 70 to 80 students. Ang dami naman nun. Pero di ba isang classroom lamang, ang initial ratio natin or ang ideal ratio natin is 1:30. Yun yung ideal. Pero kung 25, di mas kakonti. Pero pag kukunti ang classroom ninyo, masyadong marami, pwedeng-pwede, unlimited yung ating collaborators. At unlimited rin yung pwede mong ilagay sa kanya. Ayan. At ang kagandahan, si Wakelet, safe. Ibig sabihin, ito yung laging pinoproblema. Not literally sa atin sa Pilipinas, pero sa ibang bansa po kasi, medyo more on sa specific sila. Ibig kong sabihin specific, kailangan ang gagamitin ng bata safe, tested, at kailangan aprubahan ng kanilang administrator. Sa atin, hindi tayo mamamroblema kay Wakelet. Kasi alam natin safe siya. GDRP, COPPA, FERPA, CSPC, New York EDLO 2D compliant, at lahat na ng compliance pagdating po sa internet or sa web-based, aprobado po si Wakelet. So, hindi natin siya pro-problemahin. Ayan. So, I can explain Wakelet in 4 steps. Napakadali lang siya. 4 na step lamang ang tatandaan ninyo. The first one, save anything. Save any content from across the web. Mapa articles, videos, blogs, tweet, pwedeng-pwede rin po, documents, podcast, and more. You can bookmark anything you find online in 2 clicks. So lahat po yan, from National Geographic, from YouTube, from TikTok, pwedeng-pwede mo siyang gamitin. So yun na maganda sa kanya, hindi mo na siya pro-problemahin. Pwede kaya ito dito? Kasi lahat ay compatible sa kanya.
All right. Next, we can organize and curate for number two. Paano daw po yun? We can arrange your bookmarks into a stunning collection. Add images, videos, link, text, more to make your collection meaningful and engaging. So hindi mo siya problemahan na, ay, ano ba, parang ang boring naman ito. Kasi ikaw ang mag-iisip para hindi ma-bored yung titingin ng iyong curation. Also, number three, you can collaborate. Invite others to collaborate with you on your collection to share ideas, inspiration, knowledge. Create living, breathing spaces where your students and colleagues can work together to accomplish amazing things. Ito yung sinasabi nating safe space natin. Pwede nating ipunin doon, i-collaborate yung ating halimbawa sa classroom setup, si teacher tsaka yung kanyang learners, o kaya naman doon sa iyong teacher with the co-teachers, pwede mo siyang gawing safe space. Doon kayo mag-brainstorming, doon kayo maglagay ng ano, or pwede rin nga yung personal mo eh. Sa family mo, pwede rin doon. Ayan. So, di ba, ang ganda? Thumbs up ba tayo dyan? Alright. Next, you can also use to present and share. Ano daw po yun? You can share your collection with a single link or via our integration with your favorite application. Pwede integrate sa paborito mong EdTech application. You can choose from different layout to showcase your collection in beautiful, engaging ways. Later, teachers, participants, ipapakita ko sa inyo, i-demonstrate ko kung paano yung mga layouts na yan. Ganun lang kasimple. Di ba? Ang dali lang yung gawin. Ano daw yung una? Review natin, teachers. The first one is save anything. I-save mo na lahat ng pwede mong i-save. Organize and curate. Collaborate and present and share. Apat lang yung tatandaan mo. At meron ka ng stunning collection na pwede mong i-share and shareable sa kahit kanino and pwede makipag-collaborate kahit kanino. Wakelet Learning Outcomes. A quick and easy way to capture and share learning resources. Kung meron kayong sariling gawa, yung mga self-made learning modules, halip na isi-share nyo siya as PDF, isa-isa, pwede kay Wakelet dyan i-curate na per subject, per competencies, per quarter, depende kung paano mo siya gagawin. Nasa sa iyo yun. So you can quickly and easy way to capture yung mga learning resources natin. Another one, it is a visually and engaging learning environment for you and your students o yung iyong learners. Kasi hindi siya basta sharing ng documents lamang. Pwede na tayong mag-collaborate at magandang tingnan sa mata, especially kasi siya ay interactive. Pwedeng may gumagalaw, animated, pwede kang maglagay ng video. Magandang tingnan. Hindi siya, kumbaga, parang hindi lang papel yung ibinigay mo. Parang ang binigay mo ay collapsible documents na may gumagalaw dyan, pwede kang manood. Ganon. Next, you can streamline curriculum delivery. Sabi ko kanina, pwede mo itong gamitin as presentation mo. Si Wakelet, pwede mong gamitin siya as lesson plan. O kaya naman, syempre kapag educator, meron kang IPCRF, ilagay mo na siya lahat doon. Para sama-sama na isang print lang. Or you have accomplishment report, pwede mong i-curate sa kanya. Kumbaga, naka-streamline, sunod-sunod. Ito yung gusto ko, ito yung pangalawa, pangatlo. Then, pwede mo rin siyang labu-labuhin. Next, empower 21st century digital skills for your students. So, hindi lang basta 21st century learners sila. More on advanced na nga eh. Kumbaga, nasa 2030 na siglo na sila. Hindi na yung basta lamang gumagamit ng mobile phone, hindi lang sila basta nag-i-integrate ng technology, more on interactive na siya.
And it is better collaboration between students. So pwedeng mag-collaborate yung learner to learner, teacher to learner, teachers to teachers, school head or yung iyong administrator sa teacher, and pataas. Pwedeng-pwede po yun. O di ba? Napakadali lamang siya. And ang kagandahan niya, teachers, it is a fun way to improve student engagement and performance. Hindi mo siya pro-problemahin kasi habang gumagawa ka, actually pag ako gumagawa nito, hindi ko namamalayan, ay, natapos ko na pala yung Wakelet collection ko. Kasi pwedeng personal, pwedeng professional collection yung iyong i-create, yung iyong gawin kay Wakelet. Ayan. O, diba? Interesado na ba kayo? Ayan. How can students use Wakelet? Paano daw magagamit ni estudyante? Student of any age can use Wakelet to enhance their 21st century skills from collaboration, critical thinking, communication, creativity, and curation, and showcase their work in engaging ways. Kapag educators can import their classes to Wakelet, creating safe and secure accounts to their student to get creative, educators have full transparency to what the students in creating that, and only the educators can view the profile. So, ibig sabihin, andun yung security natin na safe, na makakakita lamang ay yung estudyante lamang, yung kaklase lamang niya, at yung merong link lamang kasi meron tayong privacy at pwede natin siyang i-private. Students can use Wakelet to complete assignments, enhance their digital research, and even create visual portfolios that showcase their best moments and accomplishments from their time at school. They can take it into their later life. Ibig sabihin po kasi, kapag na kay Wakelet na, hanggat hindi mo siya dinidelete, nandyan siya habang buhay. Hanggat nandyan si Wakelet, nandun po siya. So pwede natin gamitin or ng ating estudyante gamitin for assignment submission. Ibigay mo lang kay klase mo, kay learner, kung saan niya isasubmit na link para makapag-curate siya, makapag-collaborate with other learners. Pwede ng group research, project research, classroom discussion, kasi pwede nga natin gamitin siya as presentation, digital portfolios, either personal or professional. Kung ikaw ay graphic artist, designer, pwede mo siyang gamitin as digital portfolio mo. And for the assignments. So doon mo ilalagay yung assignment, ipasa mo kay bata, doon ang sumasagot si bata. Pwede po yun. Next, how can educators use Wakelet? Kanina natapos natin paano gamitin ng ating learner. Ngayon paano naman pag teacher, pag educator. So participants, si Wakelet po, it allows you to transform your learning materials and resources into engaging interactive collections that can share with your learning community. A collection can be anything for anyone. Pwede siyang newsletter, documenting your professional development. Katulad ko, ang ginagawa ko, kinu-curate ko yung aking training, lahat ng kinandang kong training. Ilalagay ko yung topic, then mga designs, then ilalagay ko yung presentation, then after nun, ilalagay ko yung resources, kung paano nila kukunin yung certificate nila. Kung merong video recordings, dun ko na rin nilalagay. O diba, mas madali siya kasi isang link lang yung ipapasa mo. Unlike before, lahat na lang link ipinasa mo sa kanya. O, nandito yung PowerPoint ko. O, nandito yung pagkuha ng certificate. O, nandito yung pagkuha ng ganito, ganyan, ganyan. So, masyadong marami yung links. You can also use for collecting resources, interactive lessons, katulad sabi ko yan, lesson planning, group research with your PLN or your class. Pwede rin po yun. Pag librarians naman o kaya tech coaches nagagamit ng Wakelet, pwede nila itong gamitin. The librarians and the tech coaches all need to share resources with the people who need them the most. Wakelet makes it easier than ever to showcase multimedia resources in a visual and engaging way. So pwede yung resource hubs, digital libraries, resources for parents, newsletter, events and media, session feedback or back channels. Pwedeng gamitin ng mga coaches natin yan. A day with a Wakelet-enabled classroom. So, curating resources.
In curating resources, teacher captures all the learning and teaching resources they find online. They can be everything from YouTube videos, documents, articles, and podcasts. They then add their own content and share with their class of learning community. So halimbawa, ang tinuturo mong subject is halimbawa science. Meron kang nakitang video kay from National Geographic. Meron kang nakitang video from YouTube. Or meron kang ginawang sarili mong video or sarili mong content. Halip na isa-isa mo pa siyang ipapasa, i-curate mo lang yung resources mo, andun na lahat na kailangan ay merong kaugnayan sa bawat isa. So, any resources na pinagkuhanan mo, i-curate mo lamang yon, and voila, ibibigay mo na lamang yung link. Isang link na lang yung ibibigay mo. Hindi ka na mahirapan. Another thing, sa lesson planning, teacher used mixed media to create engaging and interactive collection. They combine their content and instruction along with media from across the web to create meaningful lesson plans, share with their students however they like. So pwede natin gawin, halimbawa, nag-design ka ng iyong plan, ng iyong lesson plan, pero gusto medyo kakaiba. Gumamit ako ng, halimbawa, teachers, gumagamit naman kayo ng Canva for educators. So pwede mo siyang gamitin Canva, halip na i-download mo pa para ibigay kay learner, yung link ng Canva pwede mo na siyang ilagay kay Wakelet. O baka gumamit ka ng Google Slide, pwede mong ilagay na rin yun kay Wakelet. Or kahit anong pwede mong gamitin with the link na pwede mong ilagay kay Wakelet. Another thing, student assignments. Teachers wants to challenge a student digital research o kaya storytelling, communication, critical thinking skills. Medyo ang approach natin ngayon dito sa ating learner, medyo kakaiba. Para halip na, halimbawa, lagi na akong gumagamit ng Google Classroom, mag-turn in sila ng assignment kay Google Classroom, minsan ang bata natin medyo nabobored na kasi yun, paulit-ulit, yun ang yun, alam na yun, they know the drill na kung paano gagawin. Pero with Wakelet, mabibigyan natin sila ng, sabi ko nga, ibang putahin naman. At ang kagandahan, hindi ka na mahihirapan kasi pwede mo siyang ilagay kay Google Classroom, si Wakelet. So Wakelet that required students to create collection, pwede sila mag-create ng sarili ng collection in their own way, in their own pace, depende kung paano yung kanilang critical thinking and creativity pag pinagsama. So, kumbaga, nasusukat or nabibigyan natin ng pagkakataon yung learner natin para magamit yung kanilang higher order thinking skills. O, di ba? Yun naman yung gusto natin. Medyo techy si bata, medyo bigyan natin ng medyo advanced para yung kanyang output, hindi naman siya na bored na, ay, marunong na kasi ako niyan. Kakaiba naman yung ating ibibigay. Next, you can do also the class newsletter. So kung meron kang ganap sa iyong classroom, halimbawa, meron pang kang kakaibang quiz, gumamit ka halimbawa ng iyong Kahoot or ng quizzes, pwede mo siyang i-integrate kay Wakelet and pwede kang gumawa ng newsletter na medyo kakaiba with video, with animated or animations ng picture, pwede kang gumamit ng GIFs. So teachers want an easy, madali lang, visual way to showcase the great things happening in their class. So hindi ka mahihirapan. And at the same time, hindi ka mahihirapan teachers dun sa iyong IPCRF kung saan mo nilagay, oy ano nga yung ginawa ko noong nung pasukan? Nasa na kaya yung aking pictures? Nasa na kaya yung aking video? Kasi kung na-curate mo na siya noon kay iyong Wakelet, hahanapin mo na lang dun sa collection mo at kumpleto na siya agad. Hindi ka na mahihirapan na, ay, wala akong pang MOV sa aking IPCRF. Pwede ngang Wakelet to Wakelet eh. Ibig sabihin, na-curate ko na yung aking MOVs ngayong pasukan, brigada, eskwela, lahat. Pictures, narrative report, lahat ng newsletter, nandun na. Pero pagdating ng IPCRF, gagawa ako ng curation ko ng IPCRF, alam mo yung attachment ko. Yung ginawa mong Wakelet, pwede mo na siyang ilagay dun sa Wakelet ng IPCRF mo para ang MOVs mo ay yung brigada eskwela. Ganun lamang po siya kasimple at kadali. Hindi ka mahihirapan. Next, ito ang pinaka-inaabangan ng lahat. Wakelet integrates with your favorite application at subok na subok po ito.
We want you to have the seamless and productive experience in Wakelet. We've integrated all your favorite apps and platforms to help you improve your workflow, add content, and share your collection easier. So kung mapapansin ninyo, kung familiar kayo dun sa mga logo, especially ang Teams, this one is the Screencastify, ito ay yung Internet Explorer before, Google Chrome, Google, Bansy, Google Drive, OneDrive, Facebook, Twitter, YouTube, Microsoft, Flipgrid, Sway, Mozilla Firefox, Notepad, Immersive Reader, Google Classroom, pwede mo siyang gamitin. You can also use the Adobe. You can use also po, pwede rin mo siyang i-integrate si Genially, si Canva. Pwede mo siyang i-integrate sa lahat. And ang maganda dito yung Immersive Reader, teachers. Kasi diba, ito yung gusto natin. Kasi medyo nabuboard tayo na halip na babasahin laang ng bata. Immersive Reader din gagamitin niya. Pwede rin yung Mode, kung familiar kayo kay Mode, yung voice application natin, yung ang isinusulisit naman natin na halip na text, recordings ng kanyang audio. Yun, pwedeng-pwede mo siyang gamitin. Ayan. Ito yung key features natin kay Wakelet. Collaboration. We can collaborate with others on your collection, perfect for group activities or projects, assignment, reflection board. They can create collaborative spaces. Meron tayong tinatawag kay Wakelet na space. So, ibig sabihin, halimbawa, sa inyong school, merong departmentalized. So, pwedeng merong sariling space per department, per curriculum, halimbawa, per subject, MAPE department, may sariling space, pwede po yun para sama-sama sila dun lahat. You can copy the collection nung iba. Make your collection copyable. Pwede yung collection mo para makopy nung iba. That make a copy of the collection to customize, edit, and share. Pwede po yun. Nabanggit ko na si Immersive Reader. You can translate a text on Wakelet into over 60 different languages and more. So, marami kang pagpipilian lingwahe. And we can embed collection. You can embed any Wakelet collection in your blog, website, kung may LMS ka man like Canvas or Schoology, pwedeng gamitin si Wakelet. I hope, teachers, hindi ako masyadong mabilis magsalita. Nakakasunod ba? Okay pa ba tayo? Ayan. Ayan, ang dami naman, Sir Carl, niyan. Madami po talagang amazing ways para gamitin si Wakelet. From pre-kinder to 8th grade, from high school, kung nasa university ka man, kung staff educator ka naman, or personal use. So, pwedeng meet the teacher, icebreaker, roll call, and marami pang iba. Later, ibibigay ko naman sa inyo, teachers, itong link nito. And marami kayong pwedeng gamitin dyan. Doon tayo pupunta sa high school. Bigyan ko lang ng emphasis. Pwede kasi kayo magbigay dito ng field trip information, yearbook collection, progress collection, virtual library. Pagdating naman sa staff educators natin, yung staff collaboration, yearbooks, Twitter chats, pwede natin curate. We have also the Student Ambassador Program and the Wakelet Schools Program. Sa personal use, pwedeng multimedia playlist, i-curate mo yung lahat ng paborito mong songs, paborito mong podcast, o kaya mga books or book clubs, pwedeng-pwede po mo yung gamitin. You can also create a group activity of microsites. So, pwede mong gamitin as sites mo si Wakelet, and yun yung kagandahan niya. Ang daming ways para gamitin si Wakelet. Sa sobrang dami, hindi mo na nga alam kung alin yung iyong gagawin or gagamitin. O, di ba? Next. Ayan. Ito yung mga program ni Wakelet. From Community and Student Ambassador Program. Our community ambassador and student ambassador programs are all there to help support you and your students and help you connect with other educators across the world. So sila po ay napakabait,
lahat ng Wakelet member, community leader, ambassador, madaling lapitan. Ayan. Tingnan nga natin sa ating chat box, sa ating comment section, sino po dito yung Wakelet community member? Meron ba? Palagay nga po ng Wakelet community member o WCM. Type inyo po WCM, Wakelet community member ako, Sir Carl. Meron ba tayo ditong kasama? Ayan, mukhang wala pa. So, ibig sabihin, lahat ng ating viewers ngayon at saka yung nasa Google Meet natin, first time kay Wakelet. So, ang gagawin lang mamaya, papakita ko kung paano kayo magiging member. After maging member kayo, pwede na kayo, makaka-receive kayo ng email from Wakelet Community na pwede na kayo maging community leader. So, syempre, kapag community leader ka, medyo ano, mataas ang estado mo. Meron ka ng mga Wakelet community members sa iyong school na sinusuportahan. Binibigyan ng training, o kaya naman pag may tanong sila, pwede mo na silang i-assist. Pero, pag nagtagal at naging ambassador ka, and ako po ay isa sa ambassador ng Wakelet sa Pilipinas, medyo, ito, pwede ka nang mag-training, pwede ka nang mag-request ng swag, namimigay po sila ng swag. So, we have t-shirt. Ito pong suot ko is Wakelet Ambassador shirt. You can also have the time mo para makapag-speak internationally. Naghahanap po sila. They can also have stickers. Ayan. Let me show you yung stickers. Actually, meron akong hindi pa napamimigay na stickers. O, diba? Si Wakelet, ang dami niyang stickers pinadala sa akin nung nakaraan. Ayan po, nakikita ba? Ayan. So, binibigay ko ito sa participants ko pag face-to-face kasi pag ganitong virtual teachers, hindi ko siya maibigay. Una, kasi ang hirap ng shipping. Diba? So, this one, kung nakikita ninyo, I hope nakikita ninyo yung sticker. And maganda siya kasi yung alam niyo yung quality ng from the international. So, actually, ito yung isang ganyan yung pinamigay niya sa akin. So, I hope nakikita sa akin screen. And ano yan, fresh from UK. Sa UK talagang yung pagpapadala, yung head office ng Wakelet ang nagpapadala kapag ikay ambassador. Then, student ambassador, syempre, kapag ikaw ay Wakelet School, ito yung aming sinasabi eh. Kailangan dumami ang Wakelet community member, leader, ambassador, student ambassador, at Wakelet School sa Pilipinas. Para naman, di ba, ang nakakatuwa kasi pag marami, dahil hindi natin namamalayan na, ay, ganun na pala karami yung ating community. And mabait po sila, magtatanong kayo. Actually, this is my first application na na-encounter. Before, may kwento lang ng saglitan. Alam ko na yung mga Microsoft Word, Excel, pero yung normal setup ko lang siya ginagawa ko kapag teacher para sa ganito, ganyan, ganyan lang siya. Pero nung nakilala ko si Wakelet, nag-open yung doors para sa lahat ng mga EdTech application kasi yung ibang Wakelet ambassador ng ganitong application, ganyang application, ganitong application, and hindi mo namamalayan, ang dami mo na palang nalalaman na EdTech application. Ayan. We have also the Wakelet Certified Course. So, ito yung challenge ko sa inyo, teachers. After a week, siguro, or kung kaya nyo nang mag-take ng course, pwede na kayong maging or become a Wakelet Certified. This is your pathway to become an expert in all things Wakelet. Si Wakelet po, nag-prepare sila ng some awesome videos and resources to help you learn and understand how the platform works and how you can use it in your classroom every day. May mga available po tayong videos niyan. When you're ready, you can take the test to become Wakelet Certified. Kung hindi ako nagkakamali ng tanda, kasi recently nag-certify kasi ako, 60 questions kung hindi ako nagkakamali. Kailangan maka 50 above ka, 45 above. Hindi ko tanda kung 54 or 60 yung items. Pero mamaya lahat po yung madadaanan natin, yung mga tanong doon. Kaya kayang-kaya ninyong maging Wakelet Certified Educator. Ayan. So yun yung challenge ko sa inyo. Participants, viewers, maging Wakelet Certified Educators kayo.
You can, or we have also the Wakelet mobile apps. You can download it in App Store and Google Play. You can save, organize, and share your favorite content on the go. Keep That Matters with you on the Wakelet app. Available in iOS and Android. So, wala siyang problema. Kung medyo rich kid ka, naka-iOS ka, pwede si Wakelet. Kung Android ang gamit mo, okay lang din kasi meron si Wakelet. Ayan. I hope hindi masyadong mabilis magsalita si Sir Carl. Wakelet also have a browser extension. Ayan. Meron siyang extension that you can save your links, article, videos, tweets, and more with two clicks. You can organize content without ever leaving your browser tab. Hindi ka naman mamroblema kasi merong browser extension si Wakelet. Ayan. Dito na tayo. Let's get started by signing up at wakelet.com. So, ang gagawin lang nyo, teachers, magsa-sign up lang kayo. Add a Wakelet to a arsenal or tools available to educators. Ang gagawin nyo lang, teachers, punta lang kayo kay Wakelet. Ayan. Meron po dyang wakelet.com. And ang mangyayari, teachers, niyan, magsa-sign up kayo. Pakita ko lang ng konti. Ayan. Ito, blank ano ko siya. Wakelet.com. Ito yung itsura ng inyong screen. Then, sign up. Click mo lang si sign up. Free naman po ang mag-sign up sa kanya. Pwede ko nakasave na yung iyong Google, yung iyong Apple, Microsoft, o yung iyong Facebook account, or kung may Clever ka man, pwede yon. Or gusto mo mag-sign up with email, pwede yon. So, once na ma-sign up ka na, halimbawa, sign up with email, ilagay mo lang yung necessary information na kailangan. Then create an account. After mo ma-create ng account, meron ka ng Wakelet account. O diba? Ako kasi ngayon naka-login na siya. So, tingnan lang muna natin. Baka merong nakaligtaan si Sir Carl. Ayan. Ito. Si Wakelet has different useful resources. Pwede rin kay Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, and support. Ayan. So later, gagawa tayo ng output pero i-demonstrate muna ni Sir Carl si Wakelet. So ito yung aking profile. Ibig sabihin, ito yung public profile. Pag pinunta nyo si wakelet.com/@ckisapundan, ito po, ilagay ko dun sa kanina. Ayan. Mag-review nyo siya. Ito yung aking public profile. Kung sa Facebook balga ay siya yung profile ninyo. So yan, nakikita nyo dyan. Yan yung itsura ng iyong profile. Pwede po yung iyong profile is hindi lahat nandun. O kaya naman ay hindi lahat visible. Kung mapapasin nyo ko, konti lang yung nakalagay sa akin. Pero yung mismo kong Wakelet collection, ang dami-daming laman. Ayan. So ibig sabihin, meron tayong privacy. Pwede, kung ayaw mong i-share sa sarili mo lamang, pwede mo siyang ilagay na as naka-hide. Tour ko lang kayo ng konti, teachers. Medyo nagbago kasi, nag-upgrade si Wakelet ngayon. So, meron tayo dito yung home natin. And we have here the profile settings. Click mo lang si profile settings. Makikita mo dyan yung public profile mo, account settings mo, switch accounts, log out. About kay Wakelet, how to join the community. Pakita ko lang yung join the community. Ayan. So, pupunta ka lang kay community.wakelet.com. Then, you can apply na ngayon kay Wakelet Community. So, apply mo lang, apply ka lang sa kanya. Andiyan naman yung mga information na kailangan mong ilagay. So, hindi kanya pahihirapan. Ganun lang po siya kasimple. So, di ba? Ang dali-dali lamang. Community.wakelet.com. Ayan. Ano pang meron doon sa ating profile? We have also the blog, help center, brand guidelines, privacy and terms, tsaka yung copyright niya. Next, we have also the search. Pwede mong i-search into your collection o kaya naman ay sa ibang collection o yung iba mong kakilala na mayroong Wakelet account, pwede mong i-search sa kanya. You can also explore. Si explore lahat ng popular kay Wakelet o yung most visited curation pwede mong gamitin. Pwede mong i-view. Ayan. We have also the bookmarks. Kung ibubookmark mo siya para hindi siya madaling, para madali mo siyang magamit.
We have also the collections, yung lahat ng ginawa mong curation ng Wakelet. Ayan. Lahat ng ishinare sa akin, shared with me. Yung mga na-share sa akin. Ayan. Nandyan lahat yon. Pansin nyo, meron siyang gumagalaw-galaw. So, para hindi siya masyadong dal tingnan. Meron din tayong Wakelet classroom. Ayan. So, pwede kang mag-create ng classroom para at least sama-sama sila. Okay. We can do also the space. Ayan. Ito. Pwede tayong mag-add ng space. Sabi ko kanina, halimbawa, marami kayo sa school, naka-departmentalize, o yung kayong magkakaibigan, magkakatropa, pwede yan. Katulad dito, we have a space for Wakelet Ambassadors sa Wakelet Pilipinas. Meron akong curation na may space ako para sa journey ko sa Wakelet. Lahat ng about sa Wakelet, sinama-sama ko. Meron din akong space para sa school. Para titingnan ko, isahan na. Hindi na siya kalat-kalat. So, hindi ka na mahihirapan. So, yun yung ating gagawin. Gagawa ka lang ng space. Okay. Punta tayo kay collection. Gawa tayo ng simple collection. Ayan. Ang gagawin kong collection ngayon is yung aking training session ngayon. Gagawa ako ng link para makita ninyo na sama-sama lahat. Ano daw yun? So, ang una kong gagawin, create lang ako ng collection. Depende po sa inyo. Pwede halimbawa sa subject ninyo, halimbawa tinuturo mo English, history, pwede kang mag-search ng mag-search lamang sa YouTube kung ano yung kailangan mong gamitin. For example, it's all about na lang sa akin, hindi na yung aking collection. So, mag-iisip ka ng title. Halimbawa, it's all about me. Or pwede kang mag-isip ng depende kung anong gusto mong title. Participants, I hope na sinusundan ninyo ako. Pa-thumbs up nga, pa-key-in nga po ng number 5 kung sinusundan ninyo si Sir Carl habang gumagawa ng collection. 5 po ha sa ating chat box or sa ating comment section. Type nyo yung 5 kapag sumusunod kayo sa pag-create. Pero halimbawa kayo inagsasign up pa lamang, type nyo 3 para alam ni Sir Carl na nagsasign up pa lang siya. Maganda kasi teachers, sinusundan ninyo ako kasi naniniwala ako sa progressivist learning by doing. Ayan. So meron na tayo. And pakita ko lang habang nagtatype pa kayo dyan sa chat box natin. Later gagawa kasi kayo ng inyong sariling collection as output natin ngayon. So magkakaroon tayo o magbibigay ako mamaya ng output link for curation po ng ating mga ginawa. Ayan. So, halimbawa, it's all about me. Ano yung meron sa iyo? Pwede ka maglagay ng some description. Pwedeng ilagay mo is social media handlers mo. Halimbawa, Facebook. Ayan. Lagay ko lang. Hanapin ko na yung Facebook ni Sir Carl. Ayan. So, ang Facebook ko, ito yung profile ko. Napansin nyo, kinapi ko lang yung link. Tapos, punta ko dun sa All About Me. Pwede ko na siyang i-paste directly yung link. Tapos, intayin mo lang ng konti. Meron ka na ngayong link ng iyong curation ng iyong Facebook account. So, I can do also the Twitter. Ayan. So, yung profile ko sa Twitter. Ayan. Copy ko lang. Then, paste link lang. Halimbawa, ayaw mo dun sa taas niya ilagay. Pwede po tayo mag-add rito. May lalabas na plus. Click mo lang yung link. Or, paste mo lang yung link. Ando na agad siya. For example, ang gusto ko namang ilagay sa kanya ay tweet. Ayan. Halimbawa, hanap tayo. Oh, this one, all about Wakelet. Diba, kinakopy lang natin yung link. Ayan. Copy ko lang si link ng tweet natin. Then, halimbawa, dito ko siya ilalagay. Paste ko lang yung tweet. Andun na yung tweet niya.
Di ba? Kung ano yung nasa Twitter kanina, this one, siya na rin yung nandito. So, hindi ka mamamroblema. Pwede mo siyang i-curate personally. Again, madali lang siya, kunin mo lang yung link, i-paste mo lang. Halimbawa naman, punta ako ng Google Drive para mapakita ko sa inyo, teachers, na pwede nyo siyang i-curate lahat kahit anong ginawa ninyo. This one, itong presentation ko mismo, diba, share natin sa kanya, tapos kuhanin ko yung link. Ayan. Siyempre, yung access natin, anyone with the link, viewer lang siya, copy link ko siya, done, then i-paste ko na. Lagi ko dito sa medyo baba. Napansin ninyo, ang ginagawa ko lang, teachers, kinokopya ko lang yung link. Punta tayo kay YouTube. So, or halimbawa, sa Drive po, this one, about Wakelet siya, i-copy ko lang yung link, copy, get link, or yung share na lang, share, para makita natin yung settings niya. Anyone with the link, i-copy ko lang si link, done. Ang kinuha ko ngayon, teachers, ay folder sa aking Google Drive. Ayan. Lagay ko dito sa may baba. Paste ko lang siya. Ayan. Andun na yung drive ng Wakelet. Diba? Ang dali lang. Ang ginagawa ko lang, teachers, ay puro link lang muna yung kinukuha ko. Sir Carl, sabi mo pwede ang video. Punta tayo kay YouTube. Ayan. So, halimbawa, ang gusto kong hanapin is yung video ko na lang. Di ba? Yung channel ko. Tapos, sabay promote na rin. Halimbawa, ito yung aking ilalagay. Di ba? Click nyo lang siya. Sorry. Para makita ninyo. Any po. Sa YouTube. Oh, diba? Si Sir Carl na nag-i-click na naman. Pwede yung link directly or yung share. Then copy mo yung link. Pwede rin po yun. Ayan. Then ilagay ko lang yung link ng YouTube. Kung gusto mo naman ay playlist, halimbawa gusto mo ay songs, The Carpenters. Parang ang oldies naman nun. Sorry ha, yun lang aking naisip eh. Depende po sa inyo. Pwede nyo siyang gamitin or isipin kahit anong gusto ninyo. Halimbawa, ito yung aking kukunin. Share, copy mo yung link, then meron na tayo ngayong The Carpenters. So, ibig sabihin, pwede mong mag-curate personally ng iyong video. O, doon na. Tapos, siya po ay pwede mong i-play directly. Iyong curation. O, diba? Hindi na siya pupunta dun sa YouTube mismo kasi nandito na siya. Yun yung kagandahan niya. Canva, Sir Carl, sabi mo pwedeng gamitin. Punta ka lang kay Canva. Hanap ka lang ng iyong ginawa. Yan. Pasensya, medyo magulo yung aking Canva ha. Halimbawa, ang ginawa ko ay website creation. Ayan. Share ko lang siya. Kunin ko lang yung link. Anyone with the link can view. Copy ko lang yung link. Teachers, ang ginagawa ko lang po ay kinukuha ko lang yung link. Pinipaste ko lahat. Ayan. So, andun na. Meron ka ng Canva. Or, pwede rin naman po na ito yung gustong-gusto ko. At sa sideline ko na rin, kasi si Sir Carl po ay maka-genially ngayon. Ayan. This one is a presentation na interactive. Pwede niyo siyang gamitin, teachers. And nakakatuwa sa kanya kung paano mo siya ginawa dito. For example, this one. Ayan. Copy ko lang yung link. Ayan.
Tapos mamaya ko i-organize sa kanya. Pinapakita ko lang sa inyo, teachers, na lahat ng ginagawa ko is more on links lang, copy-paste lang ng links. Ito yung gusto ko kay Jeannie Lee, kasi pag nilagay mo yung iyong ginawang presentation, ayan, kung ano yung pag-present mo, ganun siya din siya dito. Diba? Hindi na siya lalabas. Yun yung nakakatuwa sa kanya. O, diba? Yun yung maganda kay Wakelet. Ano pa ang hindi ko napakita ang pwede? Ayan. Paano naman pag-image? Ayan. Halimbawa, mag-a-upload ako ng image. Mapapansin nyo, teachers, dito, oh, meron tayong pwedeng mag-add. Pwede tayong maglagay ng text. Halimbawa, click ko si text. Lagay ko lang ay about the speaker. Ayan. Pwede mo siyang i-modify, teachers. I-highlight mo lang. Gusto mo naka-bold, italicize, may underline, strike through, o kaya naman ay naka-headline or H2, headline 2, bulleted, pwede rin, or numbered. Pwede rin mo yung alignment from left, center, and right alignment. Pwede ka rin maglagay ng link. Halimbawa, naka-H2 to. Ayan, about the speaker. Then, speaker. Gusto mong naka-highlight sa kanya, naka-link siya, pwede mong ilagay yung link dito. Ibig sabihin, combination sa ng text at link. So, ilagay ko yung link, halimbawa, nitong Wakelet ko. Ayan. So, lagay mo lang sa kanya yung link, save. Ibig sabihin, teachers, dahil naka-save na siya, yung text na nilagay ko, i-highlight ko lang siya na naka-bold, tapos H1 para medyo malaki-laki. Close ko lang ng konti. Ayan. Naka-hyperlink siya dun sa link ng aking Twitter. Kaya merong underline. Pero kung mapapansin nyo itong about daw, wala. So yun po. Meron na tayo, nag-insert na tayo ng text with link. So pwede tayo dito mag-define. Halimbawa, meron kang isang narration. Pwede mong ilagay doon. Tapos may mga hyperlinks kang nilagay. Pwede mo siyang ilagay sa kanya. I can add also image. Click ko si image. Pwede ako mag-upload ng image or gusto ko ay mag-design ng sarili ko gamit si Canva. Click mo lang sa kanya. O kaya naman yung mga GP natin, yung mga animated, pwede rin po. Choose from Unsplash, pwede rin. So gamitin ko muna si upload ng image. Ayan. Para makita nyo lang, teachers, na pwede si image. For example, this one, ito yung JPEG. Ayan. So, intayin mo lang siya na mag-save. Automatic, na, dahil po siya ay naka-cloud-based, automatic nagsisave na siya, naka-auto-save na. Ayan. Pwede mo siyang ma-view yung image mo na ginawa. Minsan, teachers, participants, ang ginagawa ko talaga, gumagawa ako ng labels ko. Halimbawa, halip ng text ang ginamit ko about the speaker, gagawa ako sa Canva na yung parang ganitong size lamang siya para image yung aking nakalagay sa kanya. Or pwede kang gumawa ng animated para mas magandang tingnan. So yun yung mga techniques para at least hindi lang siya basta collection mo. Ayan. Next is this one, bookmarks. Pwede kang mag-bookmarks, depende naman sa iyo. Ang isa pa sa gusto ko dito, I can add also PDF. Ayan. Halimbawa, this one. Open ko, meron akong PDF file na dito. Kung halimbawa yung PowerPoint presentation mo, giwa mong PDF, pwede siyang naka-PDF. And pwede na natin siyang i-organize. Paano i-organize, Sir Card? Pwede mo siyang halimbawa, gusto mo yung ilagay sa baba. Ayan. I-move natin siya. Move down. So, nagtaas-taas na to. Nasa sa inyong diskarte kung paano nyo siya lalagyan. And bahala kayo mag-isip kung paano. Pwede rin natin siyang gawa ng design. Ayan. Edit lang. Mapapansin nyo dito, mayroong brush for the design. Click mo si design. Yung kanina, sabi, di ba, we have different layouts. We have five layouts. From media, compact, grid view, mood board, columns. Paano daw po ang pinagkaiba nila? Si media, kung mapapansin nyo, ito yon yung ating ginawa.
Ganyan ang media. Parang lagay ka lang ng iyong image, tapos yung links mo, andyan na lahat. Pero, kung ang gagamitin natin is grid view, ang itsura niya, mukha siyang grid. Kaya nga po, grid view. Ayan, naka-grid na siya. Or gusto mo ay naka-mood board? Ayan. Si mood board, minsan ginagamit natin siya para yung halimbawa mag-curate tayo, mag-collaborate tayo sa ibang learners natin or co-teachers natin. Gagawa sila ng collection nila tapos naka-mood board ang setup natin para magandang tingnan. So, halimbawa, ito yung gawang curation, ito yung isang wakelet, isa yung wakelet. Ganyan yung itsura niya. And nakakatuwa siyang tingnan. You can also use the column. Si column, ginagamit ko naman siya, halimbawa, ay per area. Halimbawa, this one is for mathematics. Or gusto ko, halimbawa, dito lahat ay naka-PDF. Add ako ng another column. Dito yung images. Dito ay add column ako. Lahat dito ay videos. Either kung kinuha ko siya sa YouTube or sa ang platform man yan. Ganun lang din po. Lagay ka lang, paste ka lang ng paste ng iyong mga links. So, ganun pag column. Ito yung isa sa favorite ko. Later, ipakita ko yung iba kong collection. Ayan. And, ito po yung isa sa maganda. I can choose cover image. Ano yung itsura ng cover image? Halimbawa, ito yung aking mismong profile. Ito yung katatapos na. Ayan. So, ito yung sinasabi natin kanina. Yung tinatawag natin cover image. Ito. Tapos, meron din akong background. Ayan. So, paano siya ilalagay? Click mo lang si cover image, si choose image. Ayan. Upload tayo ng image, pwedeng design kay Canva, pwede rin po. Halimbawa, gusto kong gamitin is ito para sa aking cover image. Ayan. Yan na yung aking cover image ngayon. Gagawa naman or maglalagay naman ako ng background. Upload an image. Halimbawa, ang nilagay ko is may mga image ba ako dito? This one na lang. Ayan. Pwedeng half. Pag half, yun, kalahati lang. Pag full, lahat. Nakita niyo, teachers, yung pinagkaiba? Tapos kung gusto mo siyang i-edit, ito, naka-full to. Kung gusto mo siyang i-edit, balikan mo lang yung design. Then, scroll mo lamang, edit mo siya. Or i-delete mo siya. So, i-half ko siya para magandang tingnan. Ayan. So, ganun lamang kasimple siya, teachers. Pag mag-share naman tayo, halimbawa, i-share natin yung link. Click mo si share. Itatanong ikaw ngayon niya, allow sharing? Or pang sarili mo lang ba? So, i-enable mo lang siya. Pwede mo siyang i-publish sa profile. Ibig sabihin, makikita mo dun sa profile mo, dito sa, ibig sabihin, naka-public profile siya. Ayan, i-refresh ko lang ng content. Para makita nyo na yung aking ginawa, kasi naka-cloud-based, sabi mo, Sir Carl, naka-cloud-based siya. Automatic naka-save po siya. Pero dahil hindi ko siya in-enable yung publish to your profile, wala siya dito. Diba? Wala. So, pero kung siya ipapublish ko as your profile, then pwede mong i-share via QR. Ayan. Pwede mong i-share via Google Classroom or Microsoft Teams. Or just simply the copied link, pwede po. Or gusto mo ay makapag-collaborate. Halimbawa, dito, paltan ko lang ng konti. Gawin ko siyang mood board. Media muna. I-delete ko lang lahat, teachers, para ito yung i-share kong link mamaya sa inyo. I-delete ko lang. Paano mag-delete?
yung three dots, click mo lang sa kanya, delete. Then, i-confirm lang naman niya. Kung i-delete mo nga siya, ayan, ganun lang po mag-delete. Teachers, kaya ako siya dinidelete para mapakita rin sa inyo kung paano mag-delete. And ipapasa ko na sa inyo later yung link sa ating chat box para dun nyo ilagay yung inyong output. Kasi, di ba, kanina sabi ni Sir Carl, meron pa output itong ating training na ito. And I believe also na kailangan natin ng output para dun sa ating CPD. Ayan. So I hope okay lang yun. And maganda kasi para ma-experience ninyo, ang gagawin ko ngayon, teachers, is gagawa ako ng collection na naka-mood board para dun nyo ilalagay lahat ng inyong curated regarding sa inyong sarili. Parang ano ba to? My first Wakelet collection. Ayan. So gagawin ko siyang mood board. Ayan. Palitan ko na tong design. Pwede mo siyang i-delete. Then tsaka ka pumili ng image. Ayan. So ito na rin Wakelet ang ilagay ko pansamantagal. Ayan. Ganyan ang itsura niya. Naka-half siya pero gawin ko siyang full. Ayan. Then i-share ko ngayon. Tapos anyone can add. Ayan. Meron tayong dalawang punto para sa pag-a-add, pag-collaborate. Pwedeng i-add mo directly dito or i-invite mo sila. Ilagay mo yung email, invite mo. Or pwedeng magbigay tayo ng code, join code para dun sa collection. Ayan. So merong code. Pwede rin po yun. Then copy mo yung link. Yung link na yon yung ating i-share ngayon dito sa ating chat box. Ayan. Lagay ko lang sa chat box, teachers. Tapos later, ipakita ko rin sa inyo kung anong itsura. Ayan. So, ito yung itsura niya ngayon. Ayan. Then, punta ako dun sa dito para makita ninyo kung anong itsura nung may code. Yan. Ibig sabihin, ito yung magiging view ninyo kung i-share ninyo yung code. Ayan. Hahanapan kayo niya ng name. Halimbawa, ang name ko ay si Sir Carl. Ayan. Click mo lang si Dan. Then, pwede ka na ngayong makapag-curate. Ito yung ginawa ko. So, add ka lang dyan. Or paste mo mismo dito yung iyong collection na ginawa. For example, halimbawa, gumawa ako ng collection. Ilagay ko is itong katatapos lang nating training kanina. View collection ko lang siya. Then, share, copy link. Ayan. Ito yung view ninyo. Click mo lang siya, paste mo yung link. Ayun. Andun na siya. So wala akong sign up na ginawa dito, teachers, ha. Pansinin niyo, wala nakalagay na or hindi ako naka-login. Ang nakalagay dito is sign up. So, ibig sabihin, pwedeng mag-join kahit wala ka pang account. Ayan. Then, dahil nakapag-add na si Sir Carl, automatic po 'yun, i-refresh ko lang para makita ninyo na may pumasok na. So, meron na tayong collaboration ngayon. Okay? Alright? Meron ng one item. And, teachers, nalimutan ko pa lang. Meron din tayong mga Likert scale dito. Yung pwede mo siyang i-like. Ayan. Kung gusto mo yung collection, pwede mo siyang i-like. And, kumbaga, nakakatuwa kasi marami kang pwedeng ilagay sa kanya. So, di ba nabanggit ni Sir Carl, pwede ka maglagay ng tweet, flip, doon sa flip grid, YouTube, Google Drive, OneDrive, Adobe Express. Lahat pwede, link lang ang hahanapin sa iyo. Pwedeng animated. Meron si Sir Carl mga collection na animated. Ayan. Click ko lang yung profile ko.
para mapansin ninyo or makita ninyo, di ba kanina in-enable ko yung profile? Ayan, nandito na siya sa uncategorize. Yung Sir Carl, paano naman maging ganyan yung iyong profile? Kasi minsan may magtatanong, bakit Sir Carl yung gawa kong profile, hindi naman ganyan? Yung meron dito yung sidebar na isa-isa, ganito lang po yun. Click nyo lang yung inyong profile. Ayan. Sa profile po ninyo, kung halimbawa nandito kayo, hindi nyo makita kung nasan yung profile ninyo, di ba nag-create kayo, puntahan nyo lamang itong inyong profile pic. Click mo lang si profile, then public profile. Ito na po yung lalabas sa inyo. Meron tayo ditong edit profile at saka share profile. Pwede mo siyang i-customize. Gawin mo lang, click mo lang si edit profile. Ayan. So, pwede ka mag-choose ng iyong picture as profile pic. Yung banner mo, pwede rin. Pwede mong i-modify yung pangalan mo. Click mo lang yung pencil, yung iyong account. Kasi akin may branding tayo kasing tinatawag eh. Para pare-parehas naka-CK sa punggan. Actually, yung aking Facebook account lang ang hindi naka-CK sa punggan. So, para madali siyang hanapin. Kasi pag kinawa mo, wakelet.com at CK sa punggan. Si Twitter ko at CK sa punggan din. So, madali lang siya. So, pwede ka maglagay dyan ng simpleng information about sa'yo. Pwede rin. Yung LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube mo. Pwede ka pang mag-add kung anong gusto mong link. Ayan. So, para may branding ka. You can also add ito, collection. Halimbawa, katulad nito, pwede ako maglagay ng add new section. Si section, ito yung nakikita nyo sa gilid na sama-sama. Halimbawa, gusto ko mag-add ng new section. Depende sa inyo. Halimbawa, gusto ko ay about person, personalize, or about podcast. Pwede ka maglagay dyan ng podcast. Meron ka ng section na podcast. Ayun. So, nadagdag na yung podcast sa kanya. Ayun o, nasa taas. Pero may mag-alphabetical naman siya. So, halimbawa, gusto kong ilagay yung akin kasi naka-categorize siya, imu-move ko siya dun sa podcast. Click mo lang ito, yung arrow down, lahat ng iyong section available dyan. So, nasa sa iyo ngayon kung saan mo siya ilalagay. Halimbawa, gusto ko ilagay sa podcast, click mo si podcast, nawala na siya dito sa uncategorized. Nawala na mismo yung uncategorized kasi pumunta na siya dun kay podcast. Ayun, nasa taas. Pwede mo rin siyang i-move kung saan mo gustong ilagay. Ayan. Pwede mong i-remove mismo yung podcast, yung section. Nasa sa inyo po. Depende kung ano yung gusto mong gawin. Ngayon, teachers, ang gagawin mo na lamang, isisave mo siya para mag-take effect yung lahat ng ginawa mo. Pero hindi ko muna siya isisave para naka-organize pa rin yung akin. Para ibig ko pong sabihin, teachers, ay pag-view yung inyong profile, pleasing, magandang tingnan, organized tingnan. Hindi yung kagulo. So, nasa sa inyo kung ano yung gusto nyong section, kung saan section nyo ilalagay yung inyong curation. Lastly, ito ipapakita ko po, ito yung sinasabi ko na, di ba, meron si Sir Carl na mga collection. Sobrang daming collection, pero yung iba, unlisted. Paano, Sir Carl, yung unlisted? Hindi mo tinuro yan. Sige, pakita ko po. Nalimutan din ni Sir Carl eh. Sa settings, bago ko ipakita yung unlisted private public. Actually kasi nagbago na yung environment ngayon. Hindi ko matandaan kung nasa na yon. Pero ito yung nakita ko, baka malimutan ko rin. Pwede tayo mag-copy ng collection, pwedeng mag-move ng collection, at ito yung isa sa pinakamaganda. Kasi kung curate mo lahat yung attachment mo, yung M-Office mo para sa iyong IPCRF, pwede mo siyang i-export as PDF. Tanong, Sir Carl, paano yun pag halimbawa naka-PDF na? Interactive pa rin ba? Ma-view ko pa rin ba yung YouTube doon sa aking collection? Ang sagot po ay hindi kasi naka-PDF na siya. Plain as PDF na po siya. Ayan. So hinahanap ko ngayon yung profile natin na unlisted. Nawala na ngayon siya. Ayan. O yun, meron na akong isang collaborator. Di ba napansin nyo, nag-add na agad siya. So wala na yung
Ibig sabihin, magiging unlisted na siya kapag in-uncheck na natin or in-unable na natin yung publish to your profile. Hindi na nila makikita. Pero before, teachers, may nakalagay dyan public, private, unlisted. Ibig sabihin, pwedeng naka-unlisted siya na shareable. So ngayon, pwede mo naman siyang i-share pero hindi niya makikita. Ewan ko lang, nawala na yung private. I'm not sure kasi nag-update nung nakaraan. Hindi kasi ako naka-attend ng meeting. Ayan. Nabanggit ni Sir Carl meeting. Si, kapag ikaw po ay ambassador at leader, merong monthly meeting para dun sa mga updates. Via online po yun, via Zoom. So, umaattend po minsan nalilimutan ni Sir Carl kaya itong may mga updates, hindi ko na nasundan. Ayan. So, yan. So, okay na. Meron na tayong spaces. May mga section na. Last na i-demonstrate ni Sir Carl ay yung kanyang collection. Ayan. And mag-review nyo naman yung collection ko kapag pinuntahan nyo yung aking Wakelet profile. Ilagay ko na rin sa chat box para makita din ninyo. Mag-visit nyo man lang. Ayan. So meron ako dyan different profiles. Dito tayo sa mga training sections ko. So I have lots of training na nagawa na before. Pero yung iba hindi ko nagagawaan ng ganito. Minsan nalilimutan ko kasi talaga actually. So, for example, this one, yung katatapos lamang. Ipakita ko lang sa inyo. Kasi ito is organized na. Meron na akong banner sa kanya. Meron na akong profile. Text. Ayan, about the speaker. Yung mga social media handles ko. Yung presentation ko directly. Pwede mo na yung ano. Then, pagkuha ng certificate, tapasin nyo, pwede yung Microsoft Forms. Pwede rin po Google Forms. Wala rin pong problema. Mismong link, pwede rin siya directly from the resources mismo. Yun. So, ito yung mga sample. And pwede nyo i-visit po yung profile ko. Pwede rin kayo mag-search ng profile. So, maalwan lamang siya. So, ngayon, dahil inilagay ko na yung link, ito po yung aking iiwanan sa inyong assignment. Ayan. Slideshow ko lang to. Ang assignment ninyo, gagawa kayo ng inyong first Wakelet collection. Ang gagawin nyo lang naman is you introduce yourself or you, para i-introduce mo yung sarili mo sa school mo or sa estudyante mo or pwedeng personalize, pwedeng yung gusto mong gawin. Halimbawa ay gusto mo ay more on technology based. Okay lang po yun. Basta ang gagawin mo lang teacher is ilalagay mo dito sa link na binigay ko. Yung magko-collaborate tayo. Kasi baka may kapapasok lang, isend ko ulit. Ayan. So para dun sa ating collection na ginawa, dito siya makikita. Pakita ko yung sample nung introduce about yourself. Ayan. Para may idea kayo kung ano yung pwedeng ilagay. Meron kasi akong sample. This one. It's me, a milestone teacher. Ayan, ito po. So, kung mapapansin nyo, meron akong profile, banner picture, then yung title ko, meron ako nilagay na content text, meron akong GIF dito. So, animated picture siya. Ayan. So, meron ako ditong all about me. Pwede yung ganyan, animated. Ginawa ko lang to, may template nito sa Canva. Kung ano yung information mo na gusto ilagay, text. My favorite animal. Ayan. Picture siya ng aso. Canva. Naglagay din ako ng favorite link ng books ko. Ayan. Yung mga sample. May favorite movie, yung video. Trailer lang yung nilagay ko. Or kung gusto mo yung direct mismo na video, pwede rin. Or nasa Facebook man siya, nasa YouTube man siya, pwede mo siyang gamitin. Ayan. My favorite song, may playlist din ako dito. Yung food, so meron ako ditong pwede nating yung mga panlasang Pinoy na video. Ayan. May profile, may Twitter profile, and iba pang information. So, actually, pwede nyo siyang i-like. Halimbawa, pinanood mo siya, pwede mo siyang i-like. Meron tayong feedbacking agad na nagustuhan mo yung ginawa ng yung learner. So, ganun lang siya. Copy ko din yung link. Ayan, share ko siya. Copy link.
Then, ilalagay ko dito. So, palitan ni Sir Carl ito. Ayan. Lalagay ako ngayon dito ng aking collection. So, Wakelet to Wakelet. Ayan. So, ngayon, teachers, ang assignment ninyo ay gagawa kayo para may sample na kayo nung ano yung gagamitin. Ayan. Ipakita ko yung itsura niya kapag hindi ka pa naka sign up or naka-sign in sa account. Paano yung itsura? Yan, ito. And kung gusto mo siyang i-copy, di ba wala nakalagay dito? Paano yung copy, Sir Carl? Dito sa mismong account mong ginawa, ilalagay mo lang dito yung sa settings. Copy collection. Ito, allow copy collection. So, ibig sabihin, pwede kayong mag-copy ng aking collection. Pero pag in-enable ko siya, hindi mo siya pwedeng i-copy. So, para meron kayong template, tapos i-modify nyo na lang, teachers, para at least may idea kayo kung paano siya gagawin. Ayan. So, with that, present ko lang muli. Ayan. So, ulitin ko yung inyong output for the session. Kaya ng collection ninyo. Meron pong sample ng ibinigay si Sir Carl. And with that po, dahil si Wakelet po, actually, kapag ikaw ay ambassador, nire-register namin yung session namin with Wakelet. So, scan nyo lang po itong QR. Dadalhin niya kayo dun sa link kung saan kayo pwede mag-submit ng inyong information, yung email, yung inyong pangalan, tsaka yung unique code o yung code para dun sa session ko. This one po, Sapunggan 15707, para mabibigyan po kayo niya ng certificate regarding dito sa aking training. So, may certificate na kayo from Wakelet, and at the same time, may Wakelet collection na kayo, at the same time, meron din kayong certificate na makukuha from EdTech natin ngayon. Okay? So with that po, teachers, thank you very much. My name is Carl Corvin M. Sapunggan, one of the Wakelet ambassador po of the Philippines from the Mimaropa region. Actually, dalawa pa lang kami sa Mimaropa. You can follow me at Twitter, Facebook, YouTube, at aking sa Wakelet at CK Sapunggan po. Para at least kung may question, may queries kayo, pwede ko kayong suportahan, sagutin hanggat kaya pong sagutin ni Sir Carl. So with that po, maraming salamat po and thank you very much po for attending and listening sa aking session ngayong gabi. And I hope po, teachers, na kayo po ay maraming natutunan. And muli po, maraming salamat po. Muli, magandang gabi. Any questions po pala, Sir John Angela, baka may tanong sila. Ayan. Any questions po para sa ating resource speaker po? Ay, ito po, may tanong si Ma'am Alicia. Sir, pwede bang ma-extend yung output submission kasi po gawaan ng grades? I know na as per DepEd school calendar, ang distribution ng card ng grades at PTA natin ay November 12. So, depende po kay Sir John Angelo kung hanggang kailan yung atin pong submission. Alright? Since marami po talaga hindi nakapag-attend, so team replay po sila. Kaya, for sure, marami pong malilates po talaga sa outputs. And maraming salamat po sa initiative, Sir, sa iyong evaluation po sa outputs. So, one of the reports po na magagawa natin para sa PRC. So thank you, sir, for educating us and on the use and how to navigate the Wakelet. So yun po. Maraming salamat po. Mukhang walang tanong tayo, Sir John. Mahiyain ng ating mga educator. Since ano na po, date ko na sila na notice and konti lang yung nag-join sa atin. So maraming salamat po pala sa ating mga participants, Ma'am Rufa May, Ma'am Mary Ann, Ma'am Maria Micaela, Ma'am Josephine, Ma'am Jenny, and Ma'am Alicia. So we only have 6 participants po. So sa dinami-dami nang nag-register po, meron lang po tayong 6. So team replay po sila ngayon. Okay po.
So maraming salamat po. So thank you, Sir Carl. So that ends our webinar session for our national training for CPD. So maraming salamat po. Thank you po. Bye-bye po. Good evening po sa lahat. Happy Kainana. Thank you, sir.